Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa Himpapawid. For winning Best Entertainment Program in the years 2011, 2014, 2016, 2018 and 2019, we call on our fourth Hall of Fame recipient, Radyo Balintataw by DZRH, Manila Broadcasting Company. Best Public Service Program, the CMMA goes to DZRH, Radyo Balintataw by DZRH, Manila Broadcasting Company. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers Dream Center, pinarangalan na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa pagpapatuloy po ng ating broadcast theater festival sa paggunita sa Marso na buwan alay sa kababaihan, alay rin sa world theater. At ang ating pong tampok na dula ay may anibersaryo ngayong taon. 50 years ago, merong batang-batang teenager, si Rey de la Cruz, na dumalo sa PETA sa aming playwright program, development program, at ang guro na naanyayahan ko ay walang iba kung hindi yung Czech artist Ladislav Smocek, famous writer, director ng Chinoherne Club sa Czechoslovakia. At si Radyo ay bumuo ng isang dula, Tatlong Manyika, na ipinalabas sa PETA. Ngayon, 50 taon na nakalipas, bibigyan buhay natin muli, may bagong mukha na inihahandog ng Tanghalang Banyuhay sa direksyon ng walang iba kung hindi si Roderick O na Executive Secretary ng ITI Educational Theater Training Forum. Si Rey de la Cruz ngayon ay batikang professor sa isang universidad sa Chicago at isang Doctor of Philosophy in Special Education. Pakinggan po ninyo ang Tatlong Manyika. Dito ba sa mundo nung tunay na kailangan ang magpakasarap at magamit ng kayamanan? Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yun iyong iiwan. Dito ba sa mundo nung tunay na kailangan ang magpakasarap at magamit ng kayamanan? Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yun iyong iiwan. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan. Ilan ang mamamayan na nagsisigawan? Magkalit! Magkalit! Marami ang nagakalang siya'y makabayan, gumamit pa ng salitang kalayaan. Yung demokrasya at kalayaan ay nakasalalay sa ating kakayahan. Napigilin at ko
kasi may pera, may asawa, may anak, may damit, may pagkain, kilala, may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. Ang daming namatay ng nakaraang patayan, nagkabigayan. Ilan ang mamamayan na nagsisigawan? Tahimik! Tahimik! May pera, may asawa, may anak, may damit, may pagkain, kilala, may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. Belat! 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 Belat ka rin! Belat ka rin! Belat ka rin! Ingot! Ingot! Swapang! 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 Pangit! 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 Buisit! 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 Talo ka na! Talo ka na! Talo ka na! Hindi pa! Hindi pa! Hindi hoy, pa! Hoy! 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 Sige na! Aminin mo na! Aminin mo na! Aminin hoy, mo na! Tigil! Hindi! 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 Nariyan! Oo na! Oo na! Oo na! Amo! Hindi sabi! Hindi sabi! Hindi sabi! Ano? Ano nangyayari? Ano? 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 Magsalita kayo! Hindi ba kayo nagsasalita? Teka nga. Nagsasalita nga ba sila? Sinasabi ng aking memorya na sila'y nagsasalita. Ngunit, paano niya mapapatunayan? Ayan! Sinasabi niya sa akin ngayon na kung may bunganga ang isang nilikha, makapagsasalita. Kung may bunganga ang isang nilikha, makapagsasalita siya. Paano naman ang mga hayop? Nakakapagsalita ba sila? Ah! Oo! Ang aso ay nakakaaw-aw! Aw! Aw! Ang mga palaka ay nakakakoka. Kokak, kokak, kokak. Ang butiki. Tik, 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 tik. Bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit kaya? Ewan. Maisaulo nga. Kung may bunganga, makapagsasalita. Kung may bunganga, makapagsasalita. Kung may bunganga, makapagsasalita. Kung may bunganga, baliktad yun ah. Pwede na rin yun. Pakiulit nga. Kung may bunganga, makapagsasalita. May mga bunganga sila. Nakapagsasalita sila. Hoy, wag ninyo akong linlangin. Nakapagsasalita kayo at napatunayan niya ng aking memorya. Magsasalita kayo o hindi? Ah, hindi. Apwes, kukwerdasan ko kayo ngayon din para wala kayong laya sa araw na ito. Ang ikatlong manika po ang may kasalanan. Sinungaling! Ikaw! 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 Ah, sige. Ako na lang walang... Kung walang aamin sa inyo, kayong dalawa, hindi na kayo tumigil mag-away. Araw-araw na yan. Naroon ako sa kabilang bahay nagtatanong kung paano ko yayaman sa pagnanakaw. Ano ba yung aking nasabi? Masama eh. Pagpalagay na lang natin na ako'y nakikipag-usap lamang. Nakikipag-usap lamang ha?
narinig namin ang iyong away. Hindi ba nakakahiya yon? Hindi ko kayo kinukwerdasan kung araw sapagkat alam kong pagod kayo sa pagtatrabaho kung gabi. Ngunit, kukwerdasan ko kayo oras na abusuhin ninyo ang ibinibigay kong kalayaan. Gusto ba ninyo? Hindi po, amo. Hindi, amo. Hindi, amo. Ayaw namin. Ayaw namin. Ayaw namin. Eh, kung gayon, sabihin ninyo sa akin kung sinong nagsimula ng awan. Si Ik! Ah, sandali, sandali. Paiinitin na naman ninyo ang ulo ko. Dahan-dahan lang. Ang ikatlong manika po. Hindi po ako, amo. Hindi po ako. Siya po. Ano sabi ko? Dahan-dahan po. Narinig mo pala eh. O sige, ulitin mo. Hindi po ako, amo. Hindi po ako. Siya po. Sino sa inyong dalawa talaga? Ang ikatlong manika nga po, amo. Hindi po ako, amo, Ay, totoo ngang napakamasunurin mo. Ngunit ang pagdadahan-dahan mo po'y labis. Niloloko mo ba ako? Iyon po ang sinabi ninyo sa akin, amo. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala ka bang sarili pag-iisip? Ay, pero amo, wala na po kayong magagawa. Ganito na po ako sa pulpa noong pagkagawa ngayon at ewan na. Oh, napakasaklap ng aking buhay. Ang saklap nga naman ang buhay niya. Ang saklap nga naman ng buhay niya. Ang saklap nga naman ng buhay niya. At tige! Bumalik tayo muli sa aking pagsisiyasat. Sino sa inyong dalawa ang nagsimula ng away? Ang ikatlong manika po. Hindi po! Hindi ko kailangan ng iyong mga bintang. Sino sa inyo makakapagsabi sa nang katotohanan? Sino? Ikaw, manika. Wala ka bang masasabi sa away ng dalawa sa harap ng pamamahay na ito? Wala po, amo. Ni ang buong wikang Pilipino? Wala po, amo. Ha! Ni ang buong panitikan. Wala po, amo. Ni isang nobela? Wala po, amo. Ni isang dula? Wala po, amo. Ni isang sanaysay? Wala po, amo. Ni isang maikling kwento? Wala po, amo. Ni isang alaman? Wala po, amo eh. Ni isang talata? Wala po, amo. Ni isang liham? Wala po, amo. Ni isang pangungusap? Wala po, amo. Ni isang sugnay? Wala po, amo. Ni isang parirala? Wala po, amo. Ni isang salita? Wala po, amo. Ni isang titi? Wala po, amo. Ni isang bantas? Wala po, amo. Niwala? Opo, amo. Niwala. Manika, saan ka naroon nang nangyari ang away? Ako po'y narito, amo. Nakatayo. May mga mata ka, manika. Hindi ba? Opo, amo. Eh kung gayon, nakakakita ka. Opo, amo. May mga tenga ka, manika, di ba? Opo, amo. Ay, kung gayon, nakakarinig ka. Ano po yun, amo? Kung gayon, nakakarinig ka. Opo, amo. Kung gayon, alam mo ang lahat.
Bakit wala kang masabi? Bakit wala kang masabi, mahal kong Manyika? Sapagkat, wala po akong masabi, amo. Hindi ka naman ganyan noon. Tapat na tapat ka noon. Naaalala ko pa. Oh, ang nakalipas nga naman. Bakit ko kaya ginagawang pangkasalukuyan ang nakalipas? Bakit kaya? Ewan. Sige na, aking mahal na Manyika. Sige na. Sabihin mo na ang iyong nalalaman tungkol sa away. Wala po akong masabi talaga, amo. Alam kong ayaw mo lang sabihin. Meron kang nalalaman at natitiyak ko. Sabihin mo lang at sa iyo na ang aking buo at wagas na pagmamahal, pag-aaruga at pagtatanggol. Bakit ayaw mong sabihin? May pumipigil ba sa'yo? Sabihin mo! Sabihin mo kung meron! Wala pong pumipigil sa akin, amo! Ngunit bakit ayaw mong magsalita tungkol sa away? Basta! Basta ayaw ko, amo! Ayaw ko! Bakit ayaw mo nga? Bakit? Ewan ko, amo! Ayaw kong masak... Ayan! Sinabi mo na. Ano pong sinabi ko, amo? Isang salita. Ano pong salita yun, amo? Masak! Huwag kang magsisinungaling at dinig ng aking dalawang tainga. Ha? Amo? Salita ba yun? Diba? Diba ang sabi ninyo sa amin noon ay nagkakaroon ng salita sa pamamagitan ng pagtatambal ng lapit salitang ugat? Tama! Ang galing mo talaga. Ang galing ng pinakamamahal kong Manyika. Ang mapo ay unlapi. At ang sak naman po ay walang kahulugan. Hindi naman lapi o salitang ugat, kaya hindi matatawag na salita ang binigkas kong masak. Oo nga, no? Ako ang mali. Yan ang mabuti sa'yo. Yan ang mabuti sa'yo. Yan ang mabuti sa'yo. Yan ang mabuti sa'yo. Ay, natalo nga ako. Ang sak ay hindi salitang ugat. Bakit ko naman ba ginagawang pangkasalukuyan ang nakalipas? Ang nakalipas ay nakalipas na. Ang nangyari ay nangyari na. Ngunit hindi maalis sa akin ang gunita. Nagtsatsaga akong alisin, ngunit naroon pa rin. Juan! May nanggugulo! May nanggugulo! Kailangan kong humanap ng paraan para masugpo ang kanilang paggulo! Isang paraan. Kailangan ng isang... paraan. Isang kanta! Mga Manyika, kumanta kayo! Isa, dalawa, tatlo! Ubus na gusto ko pa, hirap at ginhawa. Ubus na gusto ko pa, hirap at ginhawa. Ubus na gusto ko pa. Magaling. Ulitin ninyo. Isa, dalawa, tatlo. Ubus na gusto ko pa, hirap at ginhawa. Ubus na gusto ko pa, hirap at ginhawa. Ubus na gusto ko pa. May nagsisinto na to! May nagsisinto na to sa inyo! Meron! Ikaw ang nagsisinto na to! Ikaw! Hindi po ako! Amo, hindi po ako. Ikaw sabi. Bakit ka namamalat? Kasi po, amo, talagang tinaasan ko po ang aking boses para maganda ang pagkanta ko. Ay, alam ninyo, mahal na mahal ko po kayo. Ay, tigilan mo ko ang paglalangis mo sa akin. Basta para sa akin, ikaw ang nagsisintonado. Para lang hindi katotohanan.
Para lang, hindi katotohanan. Para lang, hindi katotohanan. Pero ang... Mga kumanta kayo ali. Isa, dalawa, tatlo. Ubus na gusto ko pa, ubus na gusto ko pa. Hirap at ginhawa, ubus na gusto ko pa. Ubus na gusto ko pa, ubus na gusto ko pa. Hirap at ginhawa, ubus na gusto ko pa. Ang unang manika! Ang unang manika! Ang unang manika! Bakit hindi mo sinasabi na ikaw ang nagsisintonado? I was ashamed, Master. Ano? Naiya po ako, amo. Naiya po ako. Nahiya raw siya. Nahiya raw siya. Nahiya raw siya. Nahiya raw siya. Ayan! May nanggugulo na naman sa akin. Bumalik sila. May nanggugulo, may nanggugulo, may nanggugulo! Kailangang humanap ako ng paraan para masugpo ang kanilang paggulo. Isang paraan. Kailangan ng isang... Kausap! Mga manika! Kausapin niyo ako! Master! Master! Here I am! Mahusay, mahusay, mahusay. Malinaw ang pagbigas mo. Magandang pakinggan. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko po ay, amo, narito na po ako. Eh, yun lang pala ang sinabi mo. Pilipinuhin mo na lang para magkaintindihan tayo. Filipino? Bakit na himata ito? Anong nangyari? Bakit siya nalupay-pay? Anong nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi na kita mabuhay? Bakit ka nag-aalala? Bakit ka nag-aalala? Bakit ka nag-aalala? Ganyan po siya, amo. Siya po yung manikang burgis. Oras na mabanggit ninyo ang salitang Pilipino, ay hindi na siya makapagsalita. Bakit siya nagkakaganyan? Hindi naman siya ganyan noon ah. Anong lunas sa ganyan? Ang pagbigkas po ng salitang Ingles, amo. Ang lulunas sa ganyan, eh, may mga salitang Ingles, eh, sapat na. Ingles, Pilipino. Ingles, Pilipino. Master, your house will be beautiful. Amo, gaganda ang inyong bahay. Gaganda ang aking bahay? Paano? I smuggled many things from the other house last night without the guards knowing it, amo. Napuslit ako ng maraming kasangkapan sa kabilang bahay kagabi nang hindi nalalaman ng mga bantay doon. But the guards got me. Ngunit nahuli po ako ng mga bantay. What I did was to put out my toy gun and said, "Pen, pen, 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 pen!" Ang ginawa ko ay inilabas ko ang aking laruang baril at sinabing, "Pen, pen, 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 pen!" The guard slept. Nakatulog ang mga bantay. Magaling na manika, magaling! Iba ka talagang manika. Hindi ako nagkamaling gawin ka. Hindi ako nagkamali. Gaganda ang bahay. Hahangaan ako ng mga kapitbahay ko. Bale, kailan mo ibibigay ang mga kasangkapan, mahal kong manika? Kailan? I will give them to you, Master, only if you agree to a certain condition. Ibibigay ko lang sa iyo, amo, kung papayag kayo sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Ano? Sabihin mo. That you will never destroy me, Master. Na kailanman, hindi mo ako wawasakin, amo. Sige. Papayag ako. Mapaganda lamang ang aking bahay. That is all, Master. Iyon lang po, amo. Magandang araw po, amo. Oh, magandang araw naman. Manika, kamusta ka? Katulad po ng dati, amo. Nagtatanim ako ng sari-saring bulaklak na inilalagay niyo po sa florera para gumandangin yung bahay.
Ngunit may problema po ako, amo. Problema na naman? Hindi ka yata nauubusan. Masige, tungkol sa ano ang problema mo? Tungkol po sa halamanan, amo. Oh, bakit? Wala ka na naman bang tubig na ididilig sa halamanan? Hindi po, amo. Nawawala po ang halamanan. Nawawala? Paano nangyari yun? Basta, nawala pong, hindi ko na malayan, amo. Nawawala lang pala eh. Eh, anong sinasakit ng loob mo? Eh, sapagkat akin po yun, amo. Akin! Sa'yo? Aba, hardinero ka lamang doon. Nagtatrabaho ka lamang para sa akin. Ako ang may-ari ng halamanan. Ako! Akin po yun, amo. Di po ba eh, ipinagkaloob niyo po sa akin yun, yung halamanan noong karawan ko? Aba! Wala akong pinagkakaloob sa'yo. Sabihin niyo pong meron, amo. Sapagkat meron naman talaga kayong ipinagkaloob sa akin noong karawan ko. Meron daw! Meron daw! Meron daw! Meron daw! Ay, tumigil ka! Titigil ako, amo. Hanggang sa susunod pong kabanata. Hanggang sa susunod po. Amo, ay kayo po pala. Kamusta po kayo? Ako po naman ay marami nang nagawa. Dinahandahan kong labis ang pagsabi ko ng pagtatanggol ko noong pinagbintangan ako ng unang Maynika. Oo, ako kaninang pinagkamalan ninyo akong nagsisintunado. Ay! Kung titignan, pinainit ko lang naman po ng husto ang inyong ulo. Di po ba napakadakila ng aking ginawa? Di po ba akong kakaibang Manyika? Nasa akin po ang masasamang katangian. Magulo, madaldal, kinayayamutan, at marami pang iba na nakakahiyang banggitin sa kabuuan. Ako ay sinumpa ng madla. Ayoko! Pakinggan mo siya! O bakit ako narito? Napunta na ba ako rito minsan? Anong gagawin ko rito? Marahil, natapwat, suba, subalit, ewan! Ikaw na naman ba? Hindi ka na ba titigil sa pagpapainit ng ulo ko? Sana'y sinira na kita. Sana'y kinadasan na lang kita. At higit sa lahat, sana hindi na kita ginawa. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ko iintindihin ang ikatlong Manyika? Mawawalan ba ako ng buhok, kilay, mata, ilong, tainga? Bakit ko naman ngayon ginagawang pangkasalukuyan ang panghinaharap? Ewan! Ano? Bakit ka humahagulgol? Anong nangyari? Bakit siya nalulupay-pay? Anong nangyari? Bakit ka naman nagkakaganyan? Bakit? Bakit? Magsalita ka! Ay, pihong niloloko mo na naman ako. Ng asungot na manyikang ito. Sa dalawang manyika, ang una ay aking niyugyug. Ang ikalawa naman ay pinagbintangan ako ng pagsisinungaling. Alam ko na. Ang ibig ng ikatlong manyika ay mayugyog para makapagsalita din siya ng Ingles tulad ng unang manyika. Hoy! Huwag mo kong lolokohin para lamang sa burges ang salitang Ingles. Magsalita ka ngayon din at kung hindi, kukuwerdasan kita. Huwag, amo! Huwag! Sabihin mo na kung bakit ka humahagulgol ngayon din.
Ayaw kong aksayahin ang panahon ko para lamang sa'yo. Ganito po, amo. Ay, noong panahon ng hapon... Manluloko! Ay, maging seryoso ka't kung hindi. Humahagulgol ako dahil sa ginawa ninyo sa akin, amo. Ha? Anong ginawa ko sa'yo? Hindi po ninyo pinakinggan ang sinabi ko. Juan! Dahil walang kabuluhan ng inyong sinabi. Kung hahatulan, wala ka rin kabuluhan. Katulad na naman kanina, nagsisintunado ka. Hindi ako nagsisintunado, amo. Ang unang manyika po ang nagsisintunado. Sinungaling! Amo! Ang dapat sa'yo'y wasakin. Hindi ka karapat dapat na maging isang manyika. Ang mga manyikang katulad mo ay hindi dapat muling gawin. Nakakasira ka lang sa aking magandang bahay. Amo! 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 Eh, bakit ka ganyan? Sabagkat mangmang ako, amo. Isa po akong mangmang. Mangmang? Ay, bakit ka naging mangmang? Dahil pinabayaan ninyo akong maging mangmang, amo. Pinabayaan ninyo ako. Ay, hindi kita pinabayaan. Pinabayaan po ninyo ako, amo. Ay, pes, patunayan mo. Tinuruan ng ganyan. Tinuruan mo ako. Tinuruan mo ako. Wala kang galang. Wala akong galang? Sapagkat hindi mo rin ako iginalang. Naririnig mo? Hindi. Eh bakit ka nagkakaganyan? Bakit? Ang ibig ko ay pagkakapantay-pantay sa bahay na ito. Pagkakapantay-pantay ang ibig ko. Pagkakapantay-pantay. Ibalik mo ang aking halamanan, Juan! Ibalik mo! Pati ba naman ikaw? Ibalik mo ang aking halamanan para makatanim ako muli ng sarili kong bulaklak. Ibalik mo ang aking halamanan para magkaroon muli ako ng bango at kagandahan. Lapastangan ka na rin! Hindi ba't matimpi ka noon? Ibalik mo ang aking halamanan! Ibalik mo! Ibalik mo! Ibalik mo! Ang ibig ko'y pagkakapantay-pantay sa bahay na ito. Pagkakapantay-pantay sa anyo. Pagkakapantay-pantay sa pagsasalita. Pagkakapantay-pantay sa pagkanta. Halika nga rito. Pagkakapantay-pantay sa lahat ng bahay. Pagkakapantay-pantay. Ibig ko. Ibig ko. Ibalik mo ang halamanan ko. Ibalik mo. Bakit kayo nagkakaganyan? Hindi ko na kayo makwerdasan. Maaari bang tumigil kayo? Tumigil kayo! Tigil! Hindi kami titigil, Juan! Hindi kami titigil hanggang hindi mo gagawin ang kagustuhan namin! Ano? Anong gusto ninyo? Ang aking pagmamahal? Oo! Mapapasa inyo! Ang mga palamuti sa bahay ko? Oo! Mapapasa inyo! Oo, gusto nyo ang bahay ko. Papayag akong ibigay sa inyo. Papayag ako. Sirain mo ang unang manika, Juan. Sirain mo! Ang unang manika? Ang pinakapaborito kong manika sa lahat?
Bakit niyo gustong sirain ko ang unang manika? Bakit? Bakit? Ang unang manika ang tunay na ligalik sa amin. Siya ang nagsimula ng lahat ng away. Kaya hindi ko may pagtapat sa iyo ang buong katotohanan sa away ng una at ikatlong manika ay dahil sasaktan ako ng una oras na sabihin ko sa iyo na siya ang nagsimula ng lahat. Ang unang manika? Ang pinakapaborito kong manika sa lahat? Hindi totoo ang inyong ibinibinta sa kanya! Hindi. Nagsisinungaling kayong dalawa. Ang unang manika. Ang unang manika. Wasakin? 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 Oo, sige. Wawasakin ko. Huwag kayong mag-alala. Tumigil lamang kayo. Master, why? Amo, bakit? Wawasakin kita. Why, Master? Bakit, amo? Eh, sapagkat... Why? Sapagkat iyan ang kagustuhan ng mga kapwa mo, manika. Well, here. You choose, Master. Pumili kayo, amo. You choose any of the two. Pumili kayo alinman sa dalawa. It's either you destroy me or let me make your house beautiful. Wasakin ninyo ako o pabayaang mapaganda ko ang inyong bahay. Hindi ba maaaring wasakin muna kita ngayon at saka na lang ako gagawa ng bagong manika na nakaanyong-kaanyo mo? But you promised me that you would never destroy me. Ngunit ipinangako mo sa akin na kailanman ay hindi mo ako wawasakin. No, John. No. Hindi, Juan. Hindi. Pati ba naman ikaw ay wala nang galang? Ang pinakapaborito kong manika. Ang pinakapaborito ko sa lahat. John, I'll never respect you anymore because I'm your master now. Juan, hindi na kita igagalang sapagkat ako na ang amo mo ngayon. I have the beauty that would deceive anyone. May kagandahan akong makakalinlang sa kahit sino man. I have the brain that would conquer your poor intellect. May utak akong magpapasuko sa iyong napakahinang pag-iisip. You wouldn't be alive now if I weren't here to support you. Hindi ka sana buhay ngayon kung wala akong naitutustos sa'yo. I'm your life! Ako ang buhay mo! Me! Ako! You see? You can't resist! Tingnan mo, hindi ka makaangal. John, I'm indeed your master. Juan, ako ang iyong amo. Me! Ako! Amo? Yes, I'm your master. Oo, ako ang inyong amo. Master of masters. Amo ng mga amo. People will look up to me more than a god. Titingalain ako ng mga tao na higit pa sa isang Diyos. Don't you believe? Hindi ka ba naniniwala? You shook your head. Umiling ka. You don't believe. Hindi ka naniniwala. That is against your master. Laban yan sa iyong amo. It's a grievous sin. Isang mabigat na pagkakasala. Pray for forgiveness! Humingi ka ng kapatawaran! Amo, patawarin po ninyo ang inyong makasalanang alila. Stop it! Stop it! Gunggong! Gunggong! Kaawawawan! Ay, John, you failed. Bigo ka.
ibig ko ay pagkakapantay-pantay sa bahay na ito. Pagkakapantay-pantay sa anyo. Pagkakapantay-pantay sa pagsasalita. Pagkakapantay-pantay sa pagkanta. Pagkakapantay-pantay sa lahat ng bagay. Pagkakapantay-pantay, pagkakapantay-pantay, pagkakapantay-pantay. Ibig ko. Ah! Tumigil kayo! Maahawa kayo sa akin? Hindi ba ninyo ako nakikilala? Ako si Juan, ang inyong amo. Huwag kayong mag-alala at ipagkakaloob ko lahat ang inyong mga... Bigyan lamang ninyo ako ng katahimikan. Bigyan lamang ninyo ako! Bakit ako narito sa harap ng maraming tao? At bakit parang kape ang kulay ko? Aba, parang labanos ako noon. Parang labanos ang kulay ko noon, ha? At anong kaululan ng mga suot ko? Katukong? Barong Tagalog? Chinelas? Hoy, ako rin! Uy, tingnan mo ang makeup ko! Ikaw din pala! Paano ko tatanggalin to? Nakopi yung pagtatawanan ako ng marami! Anong tong suot ko? Ang itim ko! Anong sasabihin ang kasintahan ko ngayon sa anyo ko? Ang hirap tanggalin nito! Maganda ang sino man ay kagagawa nito! Makakarito ito sa hukuman! Napaka makahulugan pa rin sa panahong ito, lalo na dahil sa higit na pagbagsak ng ekonomiya, sa problema natin sa pandemya, naka-focus ngayon na tututukan ang SDG number 1, fight poverty. Lumalalim po ang kahirapan, ngunit hindi po tayo papatalo. Nandyan po ang pakikiisa, pagmamalasakit, pakikipagtulungan para tayo ay magwagi. Kasama po natin ngayon ang direktor at ilan sa kara tayo ay or sila po ay magpaliwanag sa kanilang karanasan sa pagbibigay buhay dito sa Tatlong Manyika. Umpisahan po natin sa direktor, award-winning director, walang iba kundi si Roderick O. Roderick, bumati ka na sa inyong mga kababayan, pati na dyan, syempre sa inyong buok at higit sa lahat ng ating mga kapatid sa sining, sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Magandang buhay po mga kabanyuhay, magandang banyuhay. Magandang buhay po sa lahat ng mga Valenzuelano, sa lahat po ng mga kapatid sa sining, sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa ITI Philippines. Maraming salamat po sa National Commission for Culture and the Arts. At maraming salamat po sa aking mga kapatid sa Tanghalang Banyuhay. Madam, maraming salamat sa pagkakaibigin muli naming mabigyan buhay itong napakagandang pagtanghal na pitang trip. Ano ang naging pananaw mo sa pagbibigay buhay sa dulang ito, Tatlong Manyika, na nakatungkoy naman sa kahirapan? Noong mabasa ko po yung script ay talaga namang tinawag nito yung aking pansin. Dahil hindi po ito ordinaryong script para sa akin. Batay sa mga nabasa ko ng script noon. Talaga pong
abang-abang yung bawat mangyayari. Unpredictable, ika nga. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga susunod, kaya talaga pong dapat pakinggan ng buo hanggang sa matapos para makuha talaga ninyo yung mensahe na nais iparating ng dulang. Ano yung mensahe yun na nais ninyong ipaabot, ipadama, lalo na ngayong ano ang tinatawag mong relevance sa krisis na hinaharap natin? Opo, masyado na pong malaya ang bawat isa sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman sa iba't ibang social media platform. At ito pong dulang ito ay nagtatanghal po ng paghangad ng kalayaan ng mga manyika sa kanilang amo, no? At pagkatapos po ng pakikinig nila sa radio dramang ito ay matutuklasan nila sino nga ba talaga yung amo dito sa loob ng kwento. Siguro pwede silang magbigay ng comment sa FB para patuloy ang dialogo. Ngayon naman ipakilala mo ang mga kasamahan mo na nagbigay buhay nga dito sa Tatlong Manyika at iba pang mga tauhan. Ayan po, ipinapakilala ko po sa inyo ang gumanap na amo. Isa pong napakahusay na aktor sa teatro. Nais kong ipakilala sa inyo. Magpakilala ka at bumate, Ginoong Vincent Makapobre. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Radyo Balintataw. Ako po si Vincent Makapobre. Ako ay isang dating profesor sa Filipino at ngayon po ay nagtatrabaho sa BPO. At masayang-masaya po ako na kasali sa dulaang panradyo na Tatlong Manyika. At isa pong kinalulugod ko po na mapabilang sa mga aktor ng dulaang panradyo na ito. Anong klase kang amo? Bilang isang amo po sa Tatlong Manyika, ako po ay mahigpit, masungit at naging makasarili dito sa kwentong Tatlong Manyika. Ayun, no. Meron ka bang punishment? Bumuti ka ba? Naging ano ka? Ano sa palagay mo ang gusto mong aral na ibigay sa mga amo na katulad mo? Ang nangyari po kasi doon sa Tatlong Manyika, kapag hindi sila sumusunod sa akin, kinakwerdasan ko po sila. So bilang isang amo, marunong tayong magpahalaga ng mga sumusunod sa atin para sundin tayo ng mga followers natin. Ayun. So anong aral para sa amo? Ibig sabihin hindi ka dapat ganun kasalbahe, nagkaroon nga ng mga maski na yung namumuno sa embahada, nananakit ka ba o ano? You know what I mean? Try to find out how you can make it relevant to now, kasi matanda na itong lugar, itong dulang ito eh. Paano magiging may kahulugan pa rin ngayon? Or very symbolic kasi yung Tatlong Manyika at saka yung amo. Ano ibig sabihin pag kinukwerdasan mo? Ginagawa mo bang tinatalian po yun, kinukwerdasan. Pang kinokontrol sila, tinatalian sila. So, sa makatawid Vincent, pinaparusahan mo sila, pero sa bandang dulo, ikaw naman yung pinarusahan dahil ikaw naman yung naging manyika. Sino ka ba bilang amo, Vincent? At ano ang nangyari sa'yo sa kabuuan ng pagtatanghal na ito? Ako po, bilang isang amo, ako ay masungit, makasarili, mahigpit na amo. Kaya kapag hindi ako sinusunod ng mga manyika ko, nagkakaroon ako ng pagpaparusa sa kanila. Pero kanalaunan, yung pagpaparusa na yon, kasi hindi ko inaalam kung anong nararamdaman nila. Nag-turn yung wheel na ako naman yung naging manyika sa dulo. Kaya sa lahat ng mga merong pinapasunod, kailangan ninyong alamin kung ano bang nararamdaman ng inyong mga followers para hindi kayo yung maging followers ng mga sarili nyong followers. Ayun. Sino pa ang mga nais mong ipakilala, Roderick? Ayan. Isang karangalan po na ipakilala ko sa inyo, ang isa sa mga gumanap na manyika. Nandito po si Manyika Juan, mula po siya sa Philippine Educational Theater Association, si Flor Florendo. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa programang Radyo Balintataw. Yes, ako po si Flor Florendo Espinosilia at maraming salamat po sa opportunity na maging bahagi ng pagtatanghal na ito. Madam Cecile, maraming salamat po. Ginanapan ko po ay yung Manyika Juan. So, si Manyika Juan, napaka-challenging and interesting po ng kanyang karaktera, no? Isa po siyang bully. Dahil favorite po siya, siya yung pinakapaborito po ng amo. Siya yung nagpapaganda ng bahay ng amo. Dahil favorite siya, mayabang siya. Tapos binubuli niya yung dalawa pang manika. At
sa sobrang tiwala at paborito siya nung unang manika, umabot sa punto na nag-transform na yung manika bilang tao at ginawa niya ng minanduhan niya na ngayon, ginawa niya ng master yung sarili niya, ginawa niyang master ng lahat ng mga manika at ng sarili niyang amo. So when we try to digest the script, pagka nilagay mo sa yung social relevance po, no, political relevance, this is more of the burgis, yung mga mayayaman. Tapos, pwede din po kasi siyang mga dayuhan o yung mga kaibigan natin, no, sa ibang bansa na ng Pilipinas, na eventually, sila na po yung nananakop, sila na yung nagiging master natin. Sorry to say, but though we have and had president, yung mga mga naging leader natin na ano na siya, na unahan na siya or pinangunahan na siya ng mga dayuhan na ating mga kaibigan na halos nagpapatakbo na ang ating bansa. Yun yung isa sa mga malungkot na katotohanan at realidad, realizations namin po tungkol sa dulang ito. Ayun lang po. Okay. Sino pa yung ibang manika? Opo, nandito rin po ang isa pang manika, si Manika to na isa pong guro sa isang pampublikong paaralan sa kaya na magpakilala sa inyong paaralan, Madam Pamela Gahes Cabael. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig ng Radyo Balintataw. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ma'am Cecile, maraming salamat po sa oportunidad at gayon din po sa aming director, Sir Roderick Alo. Napakabigat na at napakagandang opportunity po ang binigay niyo po sa amin. Lalo na po, nung binasa ko po ang script, no, nakita ko din po kasi na Tatay Joe Gruta, which is siya po yung gumanap na isang manika, ay nakasama ko din po few years ago sa isang pagtatanghal. So, kagaya nga po sabi niyo kanina, Ma'am Cecile, no, ito po ay 50 years ago nang pinerform. So, medyo nakakakaba na at nakakatuwa, nakakataba po ng puso na binigyan po kami ng pagkakataon na maitanghal po ulit ito ngayon. Ako po ay isang guro. Gusto ko pong kamustahin ang aking mga estudyante. At kanina po, no, habang nag-uusap ay sabi ko, tiyak na ipapakinig ko to sa aking mga mag-aaral. Ako po ay guro sa Wawang Pulo National High School, Senior High School Department po. At meron po ako ngayong semester na subject na Contemporary Art, Philippine Arts from the Region. So, pasok na pasok po ito, itong ating ginawang dula para po ipapaninig ko po sa aking mga estudyante. Kasi gusto ko rin po magkaroon din po sila ng aral. Habang pong ako po pala ay ang aking pong karakter ay ang Manika 2. Si Manika 2 po, since nasa gitna po siya lagi, ano po siya, ang karakter po niya, gusto niya pong ilis ang lahat. Gusto po niyang ilis si Manika 1, gusto niyang ilis si Manika 2, gayon din po ang aming amo na si Juan. Dahil siya ay takot, ang karakter po niya ay takot. Takot na mapagalitan lagi ni Juan, takot na mapagalitan ni Manika 1 at ni Manika 3. At medyo makasarili po siya kasi kung narinig niyo nga po yung linya lagi ni Manika 2 na akin na ang aking halamanan. So all throughout po ng pagtatanghal, yun lang po ang focus ni Manika 2. So kagaya po siguro kung akin pong ihahalintulad ngayon, meron din po talagang mga tao na ang focus ay pagiging pasarili. So I think yung lesson po kapag since napakinggan nyo na po yung kwento, ang lesson po para sa akin din ay huwag pong maging makasarili. At parang papaisip yung mga makikig kong doon, ano klase kang Pilipino? Ikaw ba si Manika 1? Ikaw ba si Manika 2? Ikaw ba si Manika 3? O gusto mong ikaw na lang si Juan habang buhay? Kaya yun po, napagandang istorya po. At sa akin po, ang aking pong interpretasyon para dito, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot sabihin ng katotohanan. Huwag po tayong matakot sabihin kung anong nararamdaman natin. Dahil yun lamang po ang magiging susi para po mapalaya natin yung puso natin at pagiging Pilipino po natin. Huwag pong matakot. Yun lamang po. Okay. Muli po, ang mga nagsipaganap sa Dulang Tatlong Manyika dito po sa DZRH Radyo Balintataw. Vincent Nakapobre, amo. Si Flor Florendo Espinosilla, Manika 1. Pamela May Gahes Cabael, Manika 2. Si Patricia Marie Gahes, Manika 3. Ang Anino 1, si Lizelle Alo. Anino 2, si Rialin Go. At ang Anino 3 ay si Ariel Fernandez. Ang aming pong musical operator, si Mark Jarlo Sardilisa.
Siyempre po, ang manunulat, Dr. Rey de la Cruz. Nagpapasalamat din po kami kay Kajolad Santos, ang aming artistic consultant. Siyempre po, sa ating technical director, Salvador Moyar. At siyempre po, sa inyo po, madam, ang ating host. Maraming maraming salamat po. Ako po si Ginoong Roderick Alo, ang nagsilbing artistic director para po sa radio drama na ito. Muli po, maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute. Pinamumunuan ngayon ni dating Senador Joey Lina, pati na ng Earth Savers na itinatag ng dating Senador Hirson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig, sa lahat po ng aming kakampi sa paghahatid sa inyo nitong ating paaralang bayan sa Himpapawid. At ang ating pong katambal para sa Broadcast Theater Festival ay ang NCCA. Tama po namin dito, Mapicon, herbal-based insecticide, Tesoro's House of Native Arts and Crafts, Cazuela Spanish Colonial Cuisine Restaurant sa 4 Maginhawa Street, UP Teachers Village na ngayon sa Quezon City, at pati na rin po sa inyong special media platform needs, contact info at abacosolutions.ph. Pasalamat din po tayo sa ating Technical Production Supervisor Salvador Bong Moyar, Executive Assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at Hexelon Alvarez, National Youth Earth Savers Director. Huwag niyo pong kalilimutan, bukas po ang pagpapatuloy ng Tatlong Manyika, at abangan ninyo sa Linggo ang ating Radyo Balintataw talakayan, kasama po natin walang iba kundi si Mama Ogs, Oji Diaz, sa kanyang paglalahad ng puso para sa kalusugan ng kababaihan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Let's all keep healthy at mabuhay ang Pilipinas. Dito ba sa mundo nung tunay na kailangan ang magpasarap at magkamit ng kayamanan? Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yun iyong iiwan. Dito ba sa mundo nung tunay na kailangan ang magpasarap at magkamit ng kayamanan? Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yun iyong iiwan. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan. Ilan ang mamamayan na nagsisigawan, magkalit, magkalit! Marami ang nagakalang siya'y makabayan, gumamit pa ng salitang kalayaan.